Hi guys, good morning. Sa banda na naman ngayon, walang pasok. Kaya gumawa na naman tayo ng makontent natin. Mawa ko ng ginataang tulingan guys. Ayan, nilinisan ko na yung tulingan. Tinatanggalan ko ng yung nasa buntot niya kasi yan daw yung nakakalasing, sabi nila. Kaya kailangan din nating sundin para iwas na rin sa ano. Tatanggalan lang natin ng mga palikpik para malinis tingnan. Ayan mga kapatid. So, hiwain lang natin. Tapos, tanggalan natin ng hasang, bituka. Napakasimple lang gawin mga kapatid. Gawaing bahay lang to. Lutong bahay lang. Napakadali lang gawin mga kapatid guys. So, ayan. Tanggalan natin ng hasang, linisin lang natin na mabuti. Tanggalin natin yung mga dugo-dugo kasi alam naman natin ang tulingan, madugo. Sabi na madugo. Kahit anong hugas mo, andyan pa rin yung dugo. So, ayan. Ewan ko ba itong isda na to, bakit daming dugo nito? Kaya bawal to sa mga ano eh. Bawal to sa mga may mga sakit, may mga bagong panganak, mga galing sa sakit-sakit, bawal to kainin guys kasi nakakabinat daw to. Pero masarap siya kainin kung tutusin. Lalo na pag ginataan. Kaya ang gagawin ko ngayon, gagataan natin to. Lagyan natin ng gata. So ayan guys, linisin lang natin ng mabuti. Hugasan lang natin. Si alam naman natin tulingan, madugo-dugo. Saka malangsa. So ayan. Tatlong hugas na ako mga kapatid. So ano lang natin to. Itong maganda, taba ng baboy. So kailangan natin lagyan ng baba, yung taba ng baboy, yung pinakailalim niya mga kapatid. Kasi ano to, double purpose. Kung ayaw mo ng isda, kung gusto mo ng taba, ayan. Napakasarap niyan. Hindi lang puro taba yan, may kasamang laman yan. Ayan o. Patungan natin itong hiwa-hiwa na tulingan. Tapos saingin lang natin ng ano, ng 30 minutes. So ito na yung bawang, kailangan maraming bawang mga kapatid. Isang buong bawang yung binalatan ko. Kasi ang paksiw pag maraming bawang, ay nako, napakasarap. Ayan. Saka isang buong sibuyas. Saka luya para matanggal din yung lansa ng ano, nakakapatanggal ng lansa ang luya mga kapatid. So gano lang kabilis gumawa ng ginataang tulingan. So ayan. Iwain na natin tuluya. Napakadali lang gawin to mga kapatid. Yan, mga nanay dyan, mga tatay, mahilig magluto, sundan nyo lang to. Ayan. Masarap to sa mainit na kanin, ang ginataang tulingan. So ayan. Yung iba, sinasayang muna ng isang oras. Yung mga nagtitinda ng ano, mga nagbi-business ng ganito, sinasayang nila muna. So ayan, ubusan pala ako ng paminta. Kumuha na ako na sa kabilang lagayan. So ayan, paminta, ayan na lahat yung ano. So lagyan lang natin ng isang basong tubig. Ayan, salang na natin. Ayan, mga 30 minutes guys, pwede na to. Tapos lagyan na natin ng ano, ng gata. So takipan lang muna natin. So ayan, lagay na muna natin ang suka. So mga 3 kutsarang suka, 2 kutsarang suka, pwede na yan. Kasi hindi naman to binibinta, pang ano lang to, pang konsumo kumbaga. So ayan guys, huwag lang natin takpan para hindi tumigas ang isda. Kasi sabi nila, pag naglagay ka ng suka sa isda, tumitigas na yung isda. Kaya hindi ko muna siya tinakpan. So ayan mga kapatid, ganun lang. So takpan muna natin. Ilang takip ko, takip ng pressure cooker. So ayan o, oh. Ilagay ko na yung gata. So ayan mga kapatid, maparami kayo ng kain ito. Ganun lang ang gawin natin. Yung iba nga nilalagyan pa ng mantika para maging oily yung sabaw ng ano, ng gata. So ilagay na natin doon chili. So yun lang. Kung option nyo maglagay ng mga gulay, talong, okra o kaya ano pang gulay, pwede naman ipatong nyo lang sa taas ng ginataang tulingan. Ayan, lagyan na natin ng papasarap, itong magic sarap. Ayan na lang natin na maluto, ayan.
Luha natin ang gata para maabsorb yung magic sarap, mga kapatid. Ayan o. Ako, napakasarap nito. Maparami talaga tayo ng kanin nito. So, ayan guys. Walang ganun lang pag nagluto tayo ng isda na ginataang tulingan. So, sana hawak kayo ng idea. So, paano magluto? Pero madali lang talaga itong lutuin, mga kapatid, kung tutusin. Ayan. Ano na yan? Medyo heat lang yan para hindi masyadong matuyo. Ayan. Maganda din yung may sabaw-sabaw ba? Hindi masyadong tuyo. So, baliktarin lang natin para mapantay yung luto ng tulingan. So, ayan. Okay guys, maraming salamat sa iyong panonood. Sana nakuha kayo ng tips or idea kung paano lutuin. Pero madali lang talaga itong lutuin for sure. Ayan, thank you for watching. Bye.